Hey guys, welcome back to my channel. So sobrang excitement ko, nakalimutan ko ng mag-intro. So for today, tayo ay pupunta sa House of the White Pomeranians. Walang iba kundi ang Ching'S Kennel. So pupuntahan natin si Sir sa Laguna at magkakandak tayo ng kennel visit. So tara! Nakalimutan ko pa rin si Stanley. Itatanong ko ulit sa kanya kung paano. So ayun guys, sa wakas nandito na kami. Hi sir! So before anything else, let's have a short background or information. Paano nga ba nagsimula ang Ching'S Kennel? Bakit nga ba wedge yun yung ano niya? Talagang kinuha niya? Kasi, story ko dyan, unang-una talaga, nung na-stroke ko, talagang dito ako, parang tinuro ng tadhana. Kasi, na-stroke ako, nawala lang ako ng trabaho. Tapos, sabi sa akin ng doktor, di ka rin pwedeng tumulas labas, baka maulit yan. Sabi ko, ano ka doon sa buhay ko? Sabi sa akin, doktor, di ba may aso ka? Alagaan mo lang, nakakatanggal ng stress yun. Nakita ko sa market na, wait, di ba ang presyo ng puti? Pero sa orange, medyo mas mababa. Parehas lang naman ang overhead ko. Parehas din lang naman ang effort ko. Lahat. So, nag-decide ako na puti ang mag-invest sa puti. Ngayon, nung nakapasyal-pasyal ako dito sa atin, naghahanap ako ng puti, wala akong magustuhan talaga. Kasi ang lalaki, ang haba ng muso, ang buhok, parang bagsak at supoy, ganyan. Tapos, tarong-tarong din sa mga breeder na medyo mas nakakaangat. Siguro, napapulitan sila sa akin kasi dami kong tarong. May breeder na sumugod sa akin na hindi mo kaya ang presyo ko, mag-askal ka na lang. Ano na lang? Ginanon ako. Doon ako nasaktan, doon ako na-hurt para nga yung pride ko. Okay. Tapos sino, hindi naman tama eh. Sino ba yung number one na breeder ng puti? Hinahanap ko, nag-search ako talaga. Chaulia. Okay. Kung may number one, may number two. Pero sir, yung breeder na nag-ganon sa'yo, kilala siya? Okay. Yes! Kilala. Pero huwag na natin ano yun. Pumutapan, kasi pumutapan ng Taiwan. Pumunta ko sana ako yung Hollywood. Hindi na ako nakaabot yung Hollywood noon. Yung time na yun. 2 weeks pa lang, pagpunta ko, nasatisfy na talaga ako. Sabi ko, itong mga aso na to, pwede to eh, panlaban to eh. Si Richard, parang hindi siya negosyante. Talagang parang habis, iba yung impact niya. Yung nagtao sa kanya, maramdaman mo agad yung puso niya. Okay, may connection na something. Na hindi pera-pera ang usapan. Hindi about $15,000, $10,000, or $8,000. Hindi ganun. Parang sinabi sa akin yung situation ko na na-stroke ako din yan. Tapos, alam mo, sagot lang niya sa akin, don't worry. We will succeed together. Yun ang sinagot niya sa akin nung pagpunta ko doon. Ang gaganda. Yan. Lahat yan, iuwi ko. Sabi niya sa akin, what? Are you sure? Yes. Yan. Dapat, tuturong ko. Uwi ko lahat. Kaya yung panahon, mas shortcut. Tapos yung quality, sinortcut ko na rin. Kumbaga, ayan natin yung mag-backyard pa na rin. Sabi ko, kung may uwi ko sila,
ganyan kaganda mapuproduce ko, imposible na naman bumili ka ng mansanas plus mansanas, magiging santol. Tama? So, sabi ko, tataya ako dito para maiwi ko yung quality. Kasi kung yung presyo ng aso sa Pilipinas, nandito na sa 60, 80, yung puti dati ah, na hindi ko maganda. What more kung may quality pa? At ma, ano ko talaga sa tao na, totoo nga, quality na ang mga aso niya. Ibang level yung magiging presyo ko. Diba? Saka yung, alam mo yun, ikaw yung nakakapag, ikaw yung naging way para magkaroon ng ganito. Yes, di ba? Yes. Naniniwala ako sa bloodline na to eh. Saka nakita mo naman. Oo. Pag nanalo to, tapos yes. Tatanong ng mga tao, sino yun? Yun ang kagad. Hindi yung sabi na, may victim din ako. Oo. Di ba? So, sino yun? Tapos, i-fix ko kaya yung bloodline ngayon sa dating bloodline ko. Tsaka kaya, nagkaroon ng demand na hinahanap ako. Kasi, sa puti kasi, ang hirap eh. Mm-hmm. Kasi ang kalaban mo nga yung orange na. Oo, oh, yun na yan. Wala. Iba yung standard ng orange talagang sila yung matitibay eh. Mm-hmm. Yung puti, bago pa lang pumapasok sa ganito, sa show na ganyan. Mm-hmm. Lalo na dito sa atin. Mm-hmm. Kaya sobrang hirap naman. Every year, no, nag-i-invest ako ng lalaki. Ano tama? Para wala kang inbreed. Oh, kasi yung gene pool, napakahalaga niya. Yes, oo. Huwag mong pasisikipin. Pagka lumapot sobra yan, dyan nalalabas lahat ng problema yun. Mo. Hmm. Tapos hindi mo alam kung paano ulit sila i-co-correct. Yun lang. Mahirap. So ngayon, let's take a look sa mga pomies. 3, 2, 1, go! Kanino po anak ito? Kay si Chef po si Su.
Ang ganda nga. Ang cute eh.